Welcome, little kids. Ako si Eldar ng Kelvar. Ako ang Archmage ng Enchanted Kingdom. Nandito ako para makipagkwentuhan sa inyo. At ngayon, ang ating... As I was saying, ang ating... tumahimik kayong lahat! Very good. Alam naman natin na hindi tayo makakapagkwentuhan kung maingay ang cellphones niyo. Do you know that smart kids are not only curious, but also considerate? So put your phones on mute mode, or better yet, switch them off. Pakilagay sa mute, o kaya pakipatay ang inyong mga cellphones. Okay? At ngayon... At ngayon... nasaan na ba ako ngayon? Nga pala. Kids, meron akong napakagandang kwento para sa inyo ngayon. Isa sa mga maraming kwentong galing sa Enchanted Kingdom. Umpisa na natin. At ngayon... Ito ay kwento ni Exodus. Hindi siya hari. Isa siyang ordinaryong tao. Isang bayarang mandirigma na nasa kalagitnaan ng digmaan kung saan nakasalalay ang kapalaran ng sangkatauhan. Alaman ni Exodus. May mga pansilaw. Siguraduhin mo makapasok muna tayo sa mga taong dilim. Bago nyo paputokin. Mababangay sa kalaban natin. Ayusin nyo mga pansilaw nyo. Mga taga-bantayan! Alam kong matindi ang labang ito. Maaaring hindi na tayo makabalik ng buhay. Tayo na lang ang natitirang tao sa huling bayan dito sa mundo. Kapag tayo natalo sa labang ito, tuluyan na tayong babagsak bilang karangalan o teritoryo pinaglalaban natin ngayon. Ipinaglalaban natin ang karapatan nating mabuhay. Ilang beses sa tayo nawala ng mga tahanan, ng mga mahal sa buhay. Papayag ba kayo na pati ang bantayang ito ay mawala sa atin? Yes! Papayag ba kayo na maubos ang lahi ng tao? Yes! Papayag ba kayo? Yes!
Tama ka, Haring Bagulbul. Bagong kaaway, nakita ko na siyang lumaban. Hindi siya pangkaraniwang sundalo. Anong gagawin niyo? Uubusin ko na sila. Silang mga mahihina. Mga nalalabing tao. Mga nalalabing engkanto. Tanging ako lamang at ang aking mga nilikha ang maghahari sa buong sanlibutan. Tanging mga malalakas lang. Ilang beses na nila tayo nilusob. Unti-unti tayo nauubos. Habang walang katapusan ang bilang nila, kailangan na natin salakayin ang kaharian ni Bagulbul. Wala nang ibang paraan. Hingi tayong tulong mula sa mga engkanto. Sa tulong nila, may pag-asa tayong manalo kay Bagulbul. Kailangan natin ng isang tao na papasok sa lupang iwaga para hulihin ang mga engkanto.
Hindi ako ang inyong kampiyon. Binayaran niyo ako upang ipagtanggol ang bantayan. Yun lang ang tungkulin ko. Exodus! Inipo na namin ang natitirang yaman. Simula ko na ang paggawa ng mga toros. Ito na ang buhay ko. Walang haring pinaglilingkuran. Walang sinasanto. Basta manatiling buhay. Kung sino makapagbibigay ng malaking pabuya, doon ako. Makakain lang. Walang kinikilingan. Ano nga bang mission ko? At para saan?
Sakit na ng malawak na kapatagan ng Morseco. Ang lupang binabantayan ng mga damong tinig, doon mo makikita ang tikbalang na si Tayo. Siyang naiwang angkan ng mga lahi ng mga inkantong higante na minsan naging tagapagbantay ng buong kalawakan. Ang kanilang lakas ay mahigit pa sa lakas ng unos ng dagat. Mag-ingat ka, sabayan mo ang kanyang bangis. Hanapin mo ang labi ng nasirang kaharian ng Urukdan. Doon mo matatagpuan ang batang hindi tumatanda. Siya ang santel mong sisilap, ang huling dugo ng mga mandirigmang tuyaw. Sa iyong paghahanap, ang abong pula na galing sa bungyod lang ang tanging paraan. Huwag kang pumikit, huwag kang matakot. Harapin mo siya, matalim ang kanyang apoy. Kaya talasan mo ang iyong mga mata.
ang mga lahi ng engganto na itinakwil sa dulo ng mundo. Ang mga lahi na tinalikuran ng mga kapwa engganto. Sila ang mga lahi ng mga aswang. Ang pinakamalupit sa kanilang lahat. Makasarili. Walang tiwala kahit kanino. Ngunit magagamit mo ang kanyang kapangyarihan sa malaming paraan. Siya si Bangkila. Ang kanyang bilis ay parang buhawi sa dalampasigan. Ang kanyang kuko at pakpak ay sandata ng kamatayan. Hanapin mo ang kanyang anino. Yan lang ang paraan para makaiwas ka sa kapamakan. Sa ilalim ng batong ulo ni Balangaw, sa gitna ng patay na lawa, sumisid ka hanggang maabot mo ang tuldok ng kalaliman ng tubig. Doon mo matatagpuan ang mga diwatang sinumpa ng kadiliman dahil sa kanilang kagandahan. Tanging lakas ng tao ang makakapagpalaya sa kanya. Ang kanyang diwa ang siyang magiging gabay mo sa iyong paglakbay. Siya, si Linay. Mm-hmm.
Saan tayo pupunta? Hindi nyo kailangan malaman. Ah, ganun. Pwes, hindi kami sasama. Oh, teka muna. Ba't kayo sasama sa kanya? Ay, tinang ko lang. Linay, alam kong ikaw ang may kagagawan nito. Tigilan mo. Sabihin mo muna kung saan tayo pupunta. Sasabihin ko kung kailan ko gusto. Sabihin ko na. Mabuti. Salamat naman. Pues, ano yun? Kailangan ng tulong nyo sa isang mahalagang pakikipagsapalaran. Sa asalakayin natin ng kaharian ni Bagulbol. Sasalakay lang. Sasalakay? Ito bang itsura namin mukha kami sasalakay? Lasing ka ba? Bakit mo kami isinali sa gulo ninyo? Ang problema ng mga tao ay hindi problema ng mga engkanto. Pag-usapan nyo na lang ni Maestro Eliseo. Pag nadala ko na ang limang engkanto sa bantayan. Lima? Apat? Ang alam ko, kaming apat na lang ang tanging natitirang engkanto. Hindi. Meron pang isa. Ang engkanto ng spirito. Ang baylan. Wala nang natitirang baylan dito sa mundo. Mabuhay kayo, mga dakilang engkanto. Ipagpaumanhin ninyo ang malahas na pamamaraan ng aming pag-imbita sa inyo. Mabuhay ka, engkanto ng apoy, engkanto ng hangin,
Engkanto ng tubig. Engkanto ng lupa. Ngunit nasaan? Nasaan ang engkanto ng espiritu? Nasaan ang baylan? Nabulag ang baylan sa pagmamahal niya sa mga mortal. Sumali sa digmaan laban kay Haring Bagulbol. Natalo. Naubos. Kung gayon, totoo nga ang aking kinatatakutan. Iisa na lamang ang baylan na natitira sa mundo. At kilalan siya. Si Haring Bagulbol. Ang mga baylan ay tagapamahala ng mundo sa pamamuno ni Haring Avalon. Si Bagulbol ay isa sa kanyang ministro. Ngunit nagtaksil siya. Inagaw ang korona. Inubos sa mga baylan. Umasa ako may nakatakas. Pero ngayon, alam kong mali ang balitang yun. Dalhin mo ang mga engkanto sa gubat ng alupa. Wala akong papel sa lakbay nito. Nasa gubat ng alupa ang susi sa tanong mo. Anong susi? Sino ka ba? Ang susi. Hanapin mo ang susi. Ano naman ang kinalaman ng mga engkanto? Kailangan natin lusubin si Bagulbol sa kanyang kuta. At kayo lamang ang makakatalo sa kanya. Wala kayong karapatang isali kami sa gulo ninyo? Ang kaaway ninyo ay kapwa naming engkanto. Engkanto po patay ng kapwa engkanto? Hindi pa kayo nagtataka kung bakit kayo nalangan natin ng engkanto sa mundo? Nakalimutan niyo na ba na ang lupang hiwaga at ang mundo ay puno namang engkanto noon? Inubos ni Bagulbol ang inyong mga kalahi. Kayo lamang ang kanyang itinira dahil lahat kayo mangmang at makasarili. Hindi kami taga rito at hindi namin alam ang mundo nyo. Tama! Hindi kami taga rito! Ipapasama ko sa inyo si Exodus. Ha? Masyado kayong umaasa sa sundalong bayaran na yon. Tingnan nyo, nasa na siya. Ngayong tapos na ang tungkulin niya, sa tingin nyo ba'y makikita nyo pa ang pagmumukha niya? Magpahinga na kaya. Bukas na bukas. Alis tayo dito. Tingnan natin kung kakayanin ng mga tao ang aking mga toro. Sa wakas, makakabawi na tayo sa walang kwentang lahi ng mga tao. Magiging akin ang mundo at lalong lalakas ang aking kapangyarihan. Huwag ka munang pakasiguro, mahal niya, Hari.
Bakit? Anong sabi ng mga para? Naagaw na ng mga kaaway ang mga nalalabi pang mga engkanto at papunta na sila rito. Apat na engkanto? Sigurado ka? Mayroon pang isang para. Ilabas mo. Dali. Akala ko po wala kang balak sumama. Bakit nag-ibang yung pasya? Nagkaroon ka na naman ba ng pangitay? Marami po ang pag-apag sa akin. Baka sa paglalakbay nito, mahanap kong susi. Anong ibig sabihin yan? Ito ba ang kanilang pinuno? Tao ba siya o engkanto ng espiritu? Ang akala ko ba'y inubos na ang lahi ng mga espiritu? Tao yan. Tao yan. Tao yan. Tao yan! Tao! Sa palagay ko, tao! Para sa inyong matiwasay na paglalakbay, iiwan ninyo sa amin ngayon ang inyong mga pangamba at pag-aalala para mapagsaluhan naming may iwan rito ang inyong mabibigat na pasanin na tiyak makakabagal sa inyong biyahe. Oh.
Anong kakainin natin? Edi, mamili ka sa amin. Ikaw! Hindi ka ba natutulog? Kailangan magbantay. Nasa teritoryo tayo ng kaaway. Nagbabantay sa kaaway? O sa posibilidad na kami tatakas? Ako'y sundalong bayaran. Hindi sinungaling. Handa akong putulin ang silo mo. Palalayain kita kung yan ang gusto mo. Gagawin mo yon? Paanong laban? Hindi ko naman kayo pinipilit eh kung talagang ayaw ninyo. Basta itutuloy ko ito. Aaminin ko. Nung umpisa'y galit na galit ako sa'yo. Nung pinili mo kaming sumama sa'yo. Pero nung nasaksihan ko ang paglapastangan ni Bagulbol sa kalikasan, nag-iba ang isip ko. Salamat. Pero, sana bigyan mo rin ng pagkakataon ng mga kasama kong magpasya. Tulad ng ginawa mo sa akin. Siya ba ang mandirigmang kasama ng mga engkanto? Siguruhin mo lang kung siya nga ang nasa barangyan. Ihanda na ang mga gabon. Usap kami ni Lina ikagabi. Nagkasundo kami na hindi tama ang sapilit ang pagsama ko sa inyo. Kaya kung gusto niya, tatanggalin ko na inyong mga silo. Kasama pa rin ako! Masaya eh! Maglaro ka na nga lang dyan! Ikaw, sasama ka ba? Sasama na rin ako. Kung sa tingin niyo hahayaan kong kailangan sumabak sa labanan, di ako makakapayag. Kung asan kayo, andun ako. Tapusin na natin 'to.
Halika na! Saan tayo pupunta? Sa lupa. May kukunin tayong susi. Malapit na ba tayo? Malayo-layo pa. Pati na lang tayo umuwi. Tutal, tinanggal na naman yung silo natin eh. Sige, umuwi ka. Pag naligaw ka, bahala ka dyan ha. Okay, kasama na. Exodus! Hindi ako makapasok! Babalik ako kayo. Kukunin ko lang ang susi. Susi. Nasaan ang susi? Saan bahay? Saan bahay? Bahay? Saan bahay? Ito, saman ako ito. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang susi na kailangan ko. Eliseo, kay Eliseo, kay Eliseo, kay Eliseo. Iyan ang bahay. Paano mo nakilala si Eliseo? Kay Eliseo, kay Eliseo. Huh? 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 Huh?
Ikaw si Exodus! Ikaw si Exodus! Ikaw si Exodus! Ang tagal ko lang hintay ang pagkakataong ito. Ang tagal ko lang hintay ang pagkakataong ito. Ang tagal ko lang hintay ang pagkakataong ito. Nahanap mo ko. Kaya tagal na ako nagtago. Dika, sama ko sa akin, Dika. Hindi kita maintindihan. Sino ka? Ako si Moreto. Kanang kamay ng iyong ama, ako nagdala sa iyo kay Eliseo nung sanggol ka pa lamang para ipagtanggol ka kay... Pagulbol! Kilala mo ang ama ko? Inilayo ka niya para sakaling may maiwang pang lahi ninyo. At dumating ang panahon ay ang araw na maaring maipaghiganti ang kanyang pagkamatay. Anong lahi? Sabihin mo sa akin kung sino ang ama ko. Si Haring Avalon, ang hari ng mga baylan, ang hari ng sangkatauhan. Siya ang ama mo. Pero nung dinala kita kay Eliseo, hindi ko sinabi sa kanyang dugong maghaw ka. Hindi ko sinabi, wala akong sinabi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Tingnan mo yung kanang braso mo. Tingnan mo yung kanang braso mo. Tingnan mo. Yan. Ang tanda ng angkang ni Avalon. Yan. Ikaw nga si Exodus. Ikaw ang bagong hari. Ikaw. Aliga! Sama ko sa akin! Aray! Sulab! Aray ko! Matagal na panahon kong itinago ito. Exodus! May kasama ka. Exodus! 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 Ano nang...
nangyari? Nakagat siya ng manwid. Nalason siya. Wala nang gawin sa kanya. Mamamatay na siya. May paraan pa yan. Kasi naman eh, hindi naman kami kailangan dito eh. Ba't mo ba kami ginala dito? Hindi naman nangyari sa kanya ngayon. May paraan pa, Exodus. Ikaw lamang, isang tunay na baylan na katulad mo, ang maaari magpagaling sa kanya. Ilagay mo ang iyong kabay sa kanyang pipi. Gawin mo, gawin mo. Gawin mo na! Wala na tayong oras. Ano pang hinihintay mo? Walang mawawala sa'yo, Exodus, kung gagawin mo yan. Ilagay mo ang iyong kamay sa kanyang dibdib. Ipikit mo ang iyong mga mata. At haya mong sakupin ang espiritu ng baylan ang iyong pagkatao. Gawin mo, gawin mo. Silab, malapit na tayo. Kung hindi ka lang nagpahagat, ando na tayo. Si Moreto! 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 Exodus! Ang susi! Nasa akin na ang susi. Ay di tulad ng
Sa ilang oras, wala nang bukang liwayway. Parating na ang apat kong mandirigma na galing pa sa apat na sulok ng mundo. Si Magkal, ang general ng hukbong dalitan sa isla ng Kandone. Ang mga ngaso na si Uwak. Si Dagu, ang berdugo ng pitong sumpa. Ang babaeng sikilat, ang babaeng galing sa ilalim ng lupa. Matulog ka na. Ako muna magbabantay. Di ako makatulog. Natatakot ako. Ikaw? Hindi para sa akin. Para sa inyong lahat. Ako nagdala sa inyo dito eh. Kapag may nangyari sa inyo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Huwag mong ipagkaila kung sino ka. Nasa iyo ang kapangyarihan, Exodus. Harapin mo kung sino ka. Nasa likod mo kami. Alam kung kaya kong panindigan ang kapangyarihang pinagkaloob sa akin. Isang sundalong bayaran lang ako. Hindi ko kayang pasanin to. Kung ako man ang sinasabing ilang tagapagligtas, kailangan ko ng liwanag. Kailangan ko ng lakas.
Exodus!
Exodus. Wag. Hindi naman nakamamatay yung baraha ko eh. Na-brainwash lang ako ni Bagulbol. Solid ako sa'yo, Exodus. Di ba sangga tayo? Wek, wek, wek. Ah! Exodus! Tulungan mo ko, Exodus! Hindi ba sangga na tayo, Exodus? Patay ako rito kay Bagulbol, Exodus! Ah! Yeah!
sinakop ng kadiliman, dalangin ng taong bayan. Maraming salamat sa tulong niyo. At ipagpaumanhin ninyo kung itinamay ko kayo sa gulo namin. At kung sakasakaling kailanganin niyo ang tulong ko, ipagbigay alam nila. At darating ako. Libre. Karangalan namin makatulong sa inyo. Karangalan namin mailigtas ang mundo sa kapahamakan. Salamat, Exodus. Niligtas mo buhay ko. Ngayong hari na ako, babantayan ko ang kapakanalin niyo. Tao man o engkanto. Umayo kayo at mabuhay ng malaya. Salamat. At yan ang halamat ni Haring Exodus. Mandirigma, Dailan at Hari. Forces evil kings have made.
It's the magic of a love that never fades. I will face the trials that come my way and fight the forces the evil kings have made. It's enchantment that I need.